Because this draft is also brought to us by Smart. Here we go. Ano yung sinabi natin nung game 2? Ano yung sinabi natin? Pag second pick ang Bren, don't ban Kufra, let's try to get it. Kapag first pick ang Bren, let's ban the Kufra. Mm-mm. At ganun pa rin yung nangyari sa apat na games. Yun nga lang, sa game number 3, finers pick ng execution, yung Kufra. At nakita nyo naman, the poster. Poster moment ni Chuck Mamba. Man, ilan yung ano ni Chuck Mamba kanina? So ilan yung dami. Damage taken ni Chuck 390? Mamba? 390? Ano ata yun? Record breaking. Record making. Wala ano? Na wala na makakalapit doon. Saan ka makakalap ng game na may 390,000? Wala na. Unless mag 60 minute game kahit, sila. Kahit yung damage taken niya, pwede na pang best of 5 eh. Oo nga eh. Abot na doon eh. At 2 points. Dapat 2 points yung Exia. Oo nga. 1 point lang yan. 1 point lang. 1 point. So ito ah. Ito pa ang interesting, kaibigan ng Wolf. Hmm. Kasi ang execration at ang Bren, men, sinabi dito ng ating League Ops na gusto nila game daw agad. Wala nang break-break. Mm, at maintindihan mo yun kasi yung execration, I'm sure yung adrenaline nila off the top pa rin. Yung Bren Esports gigil na makabawi kasi alam nila na nagkamali lang sila sa pag-close out ng game. Yeah. Matilda is the first pick para sa Bren Esports. Here we go. Kuha ba ng Ling ang execration? Walang Kufra this time. Oh, Uranus Johan. Uranus na naman. Tingnan mo yung itsura ni ito, Max. Ni Renzo. Ay, ni Renzo. Na tinatawag ng mga tropa pips na ano, Idol Grid. Idol Grid. Oh, si Renzo. Si Renzo po yan. Men, 50 minutes siyang nag-Uranus. Pindot-pindot lang yun eh. 50 minutes. 50 minutes kang Uranus. Extended pa. Extended. Extended pa yung Uranus. Sabi ni Backmates. Wow. Uranus ka muna, pre. 50 minutes, Uranus. Alam naman natin, for sure may mga tao na hindi pa nakakagamit ng Uranus. Diba? Pero gusto lang namin explain na isa kasi si Uranus sa mga simplest mechanics na kailangan mong gawin. Simpleng ano lang eh, simpleng pindot-pindot. Dalawa yung yung skill niya na pag pinindot mo, gagana na. Oo, kahit naglakad-lakad ka lang. Oo. Pero ang game plan kasi sa Uranus, ang dapat mong isipin doon, positioning, kailan timing. Ka papasok, timing. Yun yung gameplay ng Uranus. Tama, tama. Ngayon, nakakatawa lang kasi si Kuya Renzo, imagine mo si Kel BJ, 50 minutes siya nag-Lancelot. Maraming si pinipindot si Kel Ra. Oo. 50 minutes nag-clone. Oh, maraming pinipindot dun eh. Si Pew, imagine mo, 50 minutes kang nag-skill na nagsiskill. Ay, lalo pa si Last, di pala. Yung Rafael. Oo pala. 50 minutes sa first skill. Second skill. 50 minutes, pare, Rafaela. Kung natatawa ka sa Uranus, mas nang normal na nga yun, binantunay ng execration. Oo. Ano na kayang nararamdaman ni Lasty ngayon? Oh my. Hindi ko ready, sabi ni Lasty. Ay, handa na ako, Ducky. Ducks, handa na ako, Rafaela, of a lifetime. Pero tingnan natin ang game number 4. Ito still, na, tournament line para sa execration. Bren Esports. May palugit pa. Pwede pa sila magbigay ng isa pang win sa execration. Oo. Yung execration nga lang ay Delix. Para sa Bren Esports, binana nila yung Eudora kasi ayaw nilang igunin yung Eudora plus Johid combo. Ang execration naman, instead na mag-ban ng Carl TZ Hero, eh mukhang magbibigay sila. Yung mga hero ni Lasty ang ina-out nila dito, kaibigan Wolf, tsaka ni Few. Kasi nahirapan talaga sila kanina dun sa CADS eh. Tama. So ngayon, wala na silang pakikad ilabas ni Carl TZ mga heroes niya. This time, dumamage ang Bren. Oo. Kasi kanina na kay Carl lang yung damage. Yun, Claude na yung binan ng execution. Pwedeng gamitin. This is understandable. Sa Bren, I think ban nila like Lunox or Kagura. Esmeralda instead. Esmeralda. So kukuha ngayon ng execution ng Lunox. Ay, oo if nga. Kay Ito Max. It is open. This is an open pick. Or kumbaga ay isang pick na flexible pa. Pag pinick nila ngayon kasi pwede siya maging gold lane Lunox or mid lane Lunox. Pwede rin kay Kelra. Pwede rin Kagura. Ganun, same na same. Yung Kagura maganda siya sa Pakito. Yung Lunox nga lang maganda sa Matilda and Chang'e. So mamimili na lang dito si Pakbits. Or magfarsa sila. Pwede rin. Si Exe. Hop!
Kagura. Kagura. Ganda nga. So pwedeng Kagura mid. Pwedeng naka, ay hindi na maglulunox to. Masyado nang over na. Sa side ng Bren. It's over. It's, yeah. Oo, over na. Over na, oo. So ibig sabihin dito. Pero pwede, hindi rin ako magulat kung gawin nila yon. Ng Bren. Ng Bren. May, sila naman yata magtutusok. Pwede sila. Lancelot. Ay, open yung Lancelot, ha? Tapos, your team wow. is picking. Jijun Shin. So, okay. Ay! Invade, invade ang gusto gawin ng Brenny Sports. Matilda, Grock, para hindi makapag-farm itong Siling. Siling, oo. Oh. So, kailangan ngayon ng execration ng hero kay Eto Max sa parang pambugaw. Mm-mm. So, Luyi, mula kay... kay Eto Max, kay pwede. Eto Max, pwede. Sa side lane, Kagura. Ang gandang pangtapat ng Luyi dito, kaibigang Wolf. Ha? Nagva-Valir din ang execration. Oo. Sorry, Veil pala. Pero pwede rin yung Valir. So, thinking of Veil, tapos Luyi, or going safe like Lunox para sa execration. For the damage output. The damage output. Kasi dalawa na yung makunat nila, may Johed. Chakno is now using once again an enable enabler hero. O kaya Alice para sa execration. Harit. Safe sila, safe. Nilaban pa rin ng execution dito. Kahit may Chang, kahit may Pakito, sabi ni Kelra, ibigay mo na sa akin, Pak Bates. Every single game is a game of a lifetime na hindi ko na pwedeng hindi makuha yung gusto kong hero. Bawal ma-eliminate. Bawal matanggal sa MPL. Bren Esports, they went for an invade type of lineup. That's right. Meanwhile, execution, another... 3-man core setup. Mm-hmm. Dito talaga sila nagwawagi eh. Kailangan talaga nila tatlo dumadamage, kaibigan mo. Hindi tayo papayag na yung parang ginawa ng Bren Esports nung game number 2 kung saan merong Claude tapos dalawang sustained side lanes. Yep. Like the Khalid and if I'm not mistaken is the Barats or Uranus nung game na yon. Basta ang point is pag nag-marksman ka sa mid, particularly yung Claude, hindi ka nakukuha ng farmer sa gilid. Oo. Yung execration naman, hindi ganun mag-isip. Sabi nila, as much as possible, since late game gods naman tayo, kuha tayo ng mga scaling heroes. Harith as well as the Ling. Yeah. And alam mo, Manjin, normally teams, ayaw nila ng Harith kapag may Chang'e na yung kalaban. Yun nga eh. Kaso sila dito, kasi mahuhuli ka eh. Kaya kang pasukin eh, di ba? Kaibigang Wolf. Gusto ko lang sabihin na... out of the last game na nakita natin, si Renjo pa rin ang umulit lang ng hero. Possible. Uranus. The 50 minutes. Extended Uranus. Na. Kasi lahat sila nag-iba, oh. From the previous game. From yes. the previous game. So ngayon, tignan tama natin. Dyan, tama dyan. Kaibigang Wolf, ha? Tama ka. I think, ayaw mo ng Harith kapag may Chang'e kasi may target eh. Oo. Yung Zaman Force, dun lang ilalagay yung Meteor Shower eh. Diba? So wala kang magagawa dun. Kahit sumayaw ka, ay mahahabol ka din talaga ni Ribo on this Chang'e. Pero again, preference lang naman yung mga teams. Hindi naman talaga hard counter itong si Chang'e kay Harith. Hindi naman ibig sabihin na kapag may Chang'e na, hindi na makaporma yung Harith. In fact, maganda pa rin naman kung na-timingan mo. Yeah. So, may galaw pa rin. So, siguro ganun ang inisip ng execration. Lalong-lalo na pag binigay na kay Kelra na isa sa mga lulupit na Harith players dito sa Pilipinas. At ang execration, sabi nila, sige, kung lugi ang Chang'e sa Harith, lagyan natin isang hero. Pasok naman. Pero na-timbrehan ang Bren Esports na may rotation doon ng execration. Yeah. So, nilagay nila doon si Lusty at walang nagawa ang execration. Gusto ko yung, pantay na pantay ang laban. Gusto ko yung nabanggit mo doon, Wolf, no? Kasi umangat si KLBJ. Oo. At nakita niya na may posibleng gawin doon kay Ribo. Yeah. So, nilagay nila si Lusty doon. Yeah. Taba. Kapaan na talaga. Hindi na kasi pwede. Momentum-based na to, kaibigang Wolf, eh. Dahil doon sa nangyaring game number 4 and 3, medyo safe na yung galawan ng dalawang teams natin dito. And Flap. Tingnan mo yung pag-backsout ni Flap mula dun sa bush dun sa may pinakakanan tapos dito sa may gitna. Na-backsout ng Toto. Na-backsout talaga. No? Habang na-backsout din si Renjo dito, napagamit pa ng Mountain Shocker si Carl Tizzy. Safe turtle take para kay Carl Tizzy. Same story. Yep. Para dito sa game number 4, laging ganito ang simula kung saan Bren pa rin ang nangunguna sa turtle take. Ito yung mismong dahilan kung bakit may turtle laners or yung mga EXP laners ka natin. Oo. Kasi sila yung magle-level 4 at ang usual na nagiging labanan doon, Manjin, paunahan mag-clear, paunahan mag-core, para pag turtle fight na, by 2 minutes,
pwesto ka na kagad. At yun yung ginawa ni Flaptizi. Hinarangan niya si Eto Max. Tapos, nung nakita niya, ah, nandito si Eto Max. Sige, okay na. Alam ko na yung tao na nandito. Tapos, umangat siya na konti. Kumaliwa, pataas. Uh-oh. Tapos, nakita naman niya ibang members ng Execration. Okay. Matagal yung pag-take ng Turtle, pero Brent pa rin yung may control. Noon! Speaking of control, control. Para dito kay Shaknu on to Revo. Nako po! Ito yung sinasabi mo na binabantayan nila this time si Doc Rebo, pero may pagbawi dito ang side ng Bren Esports. Blood won't connect mula dito kay Carl TZ. Libreng kill ang ginawa this time ng Exe at hindi nila mapigilan. Ooh, hindi mapigilan si Shaknu sa kanyang Jawhead dito sa pag-initiate. Nung sa pagkapanalo ng Execration sa Omega nung previous round, ginaw nila din doon si Toshi at si Shaknu with the Jawhead yun, yung ginagamit agad yung flicker, hindi siya nagtitipid. Hindi talaga. And exactly in this right moment nung ginaw nila si Rebo sa bot lane, ganun din ang ginawa. Tsaka kung iisipin mo, yung Jawhead, pwede mo kasing i-ejector in yung target mo doon sa Zaman Force. Kahit na, si Renshu. Kahit na napakalayo mo, di ba? So ngayon, another unstoppable force for Shaknu. Flaptizi is also here. Ito na yung dash in. Shaknu will be the main target. Ang lupit ni Cartizi doon. Bakit? Bakit? Noong una nakita niya na nag-unstoppable force, so bin-raise niya yung sarili niya. Tinimin niya yung traceless para pag na-stun man siya ng unstoppable force, meron na siyang distansya with the traceless. Tapos ni-retry niya para mas low at hindi siya ma-ejector. Ganoon kalupit yung mechanics ni kaibigang Carl TZ. Nakita rin natin yon yesterday nung nakipag-1-on-1 siya kay Chu, yung may ni-retry din siya. Right. And now, it's looking like an even ball game once again. Kasi Execration, same yung plano nila with Brynn. Shutdown ng Exe yung bottom lane to help the Harith. Meanwhile, Brynn, lamang naman sila sa top lane kay Pakito. Naman o, yung pwesto ni Flaptizi with the box out. Yeah, let's go. Eto na ultimate para kay Shaknu. Pero ejector dito kay Rebo. Yun yung main target. Ang hirap gawin nun, kaibigan Wolf. Napakalupit naman. Lusty ang mawawala this time. Habang si Flaptizi buhay pa, nakaisa ang side ng Exe. Makakadalawa pa. Renjo. Tatakbo. I-rain over. Oh my Min. Goodness. Shaknu. Binato si Doc Ribs. Akala dito ng Brynn. Iba yung target. Oo. My goodness, Chuck Mamba! Binubuhat ang Execration sa ngayon at nung pagsama ng Execration with that Zaman Force Black Kelra, do take note na meron na siyang Calamity Reaper nung bandang 4 minutes 40 seconds right before that Turtle. Nakuha nga ng Bren Esports yung Turtle pero nakuha naman ng Execration yung Clash. Wow! It's all about the confidence. It's all about the momentum para dito lagi sa side ng Exe. Napapaturo ka dito, Calamity Reaper at 5 minutes. Exactly. Pero dito kay Kelra. Nakuha nga niyo yung 4 minutes 40. Usually, yung first item ng isang gold laner ay nasa 3 minutes 40 pa. So, ang ginawa kasi ni Kelra, nag-cooldown boots muna, tapos dalawang Azure Blade. Tapos sakto-sakto sa second turtle timing, nung nakakalamity Reaper na siya. At mukhang mataas na yung power spike ng Execration this time. Pero ang tanong kasi dito, Wolf, ang kalamangan ng Brynn kasi, meron kasi yung Brynn na mga tinatawag na alam nila pag tapos na eh. Ah, oo. Alam nila pag kaya ng mag-push. Yep. So ngayon, paano matitake advantage ng Execration yung kalamangan nila? Which is, I think yun yung nagkukulang nung game 1, game 2. Kasi, para gawin nila yun eh. Gamitin na talaga nila si Shaknu. Be aggressive. Tapos, dun, kung saan lane man siya dadalaw, kumuha sila ng kill doon. Totoo. Pwede nilang gawin ang gawin lang to. Dahil nakakatakot na yung damage nila. Pero look at that. Brynn pa yung nakabasag sa top lane. Even though basag yung mid ng Brynn, even though sina Shaknu nag-uumpisa, may movement kasi na ginagawa yung Brynn na na-outplay lang ng Exe. At nagsisimula yun kay Pakito, katulad ng ginawa nila sa may top lane. Oo. Scary moment dun sa may mid lane. Pero Brynn Esports, mukhang gusto pa rin nila kunin yung Turtle. Laging nakaabang si Naplap dito. Si Kevin J. Now spotting out view. Ito na naman yung sinasabi natin side ng Execration. Wild charge from Lusty. Flame shot. Flaptiz is also here. Pero nasa na ba si Carl? Ayun na nga. Nag-aabang si Naplap. Pero no damage whatsoever for the side of Brynn Esports. Renjo will just dash away. Setup na naman ng Turtle to, kaibigan ko. Tinuprove ni Kelra na wala siyang pakialam sa kahit anong matchup. In fact, denied niya doon si Rebo. Oo, shutdown. Shutdown. All throughout regular season, hindi umabot ng 3 deaths si Rebo sa kanyang Chang'o. Ngayon lang yan. Ooh,
that's very important to take note kasi si Kelran nagkakaroon na ng confidence plays ngayon at hindi pa siya tapos, mong igagawin na naman niya sa bottom lane ulit. Anong sinasabi niyo na counter ako? Anong walang counter. Walang counter, counter. At Lord, sorry, Turtle will be in favor of execration pa. Sabi dito ng execration, hindi kasi pwedeng labs it. Hindi pwedeng four games, execration. Walang pasok bukas. Now having the lead. 4-2-2. Wild charge in. Uy, pero nag-miss yung Blood Bloods. Kelra will have another shot in the bottom lane. Nandito si Chakno. Hindi to. Kung tumama yung second skill dun, papasok sana si Carl Tazy. It is what it is. Pero nag-miss. And it is what it is. Buhay pa rin si Kelra. 1-0-4. Ang lupit din kasi ng ano ni Kelra, no? Ng killer instinct. Mm-hmm. Pwede mo rin kasi siyang minsan i-jungle. Yep. Eh, ganun siya eh. Nakausap ko si Marky mula sa Onyx PH at napakataas ng respeto niya sa Harith ni Kelra. Oo. Best pick. Best pick at the way na dinescribe niya, parang kahit anong mangyari, kahit lugi pa, hahawakan at hahawakan niya yan. Hahawakan niya yan. Kahit nga nakita natin yung muka ni Napakbet kanina on the last two picks, naisip nila dito na si Kelra kailangan niyang kunin ang kanyang fake pick. Meanwhile, Renjo... Destiny draw eh. Hindi, oh, Destiny draw. At ito pa, si Renjo, hindi niya to nagagawa kasi kanina. Mm. Kasi kanina, nakakagat siya nung dinosaur, nung Barats. Ngayon, yung Pakito, wala nang nagagawa si Flaptizy, kundi tapatan na lang siya. Yep. At dito na pumapasok yung matchups na sinasabi natin. Right. So medyo pressured na this time ang Bren sa pagdepensa. Although, do take note, Manjin, na yung objective taking ng Bren Esports dahil dun sa Pakito ay mataas. Yun nga lang, kapag na-split yung mga members ng Bren Esports, katulad ng mga antics si Chaco, tapos yung outplay ni Kelra sa botlane, nabubuwag yung snowball ng Bren Esports, yung death ball nila. Kumbaga, yung plano ng Bren Esports ay magsama-sama para makakuha ng objectives, pero once na mabawag sila ng execution, lugi! Doon na sila na i-eagles. Totoo! At ngayon, kung iisipin mo pa, execration din kasi may capability to really pick you up eh. Parang kaya kanyang i-ano eh, kaya kanyang ma-burst down ng ano eh. Nang mabilis eh. This means na Lord, mukhang hindi pa naman mag-overkill unless makakuha ng kill. Wild charge, ejector na naman kay Pew. There you go. Wala si Pew. Isang kakasabi ko lang eh, pick off capability is real. Para dito sa side ng Exe, may iwan this time si Flaptizy. Super slow mula sa Ionic Blades. Walang masasagot ang Bren Esports. 28,000 to 30K. Exe, yung momentum to, kaibigang Wolf. Nakita mo yung ginamit ni Chakto yung kanyang flicker. Sabi ko sa hindi nag-hesitate itong si Chakto. Alam niya na kahit i-go niya yung isang roamer o isang tank, isang support, which is few, nandyan, okay lang eh. Nandyan yung mga kampi niya for the backup. Mm-hmm. Kumbaga, ito yung mga tropa mo na ano eh, lagi kang babackupan kahit anong mangyari. Tiwala na lang eh. Tiwala lang. As it stands, yung patience din ni Kelra, kung papansinin ninyo, hindi niya binato yung Zaman Force kasi alam niyang okay naman eh. Kahit yung paghabol nila kay Flaptizy, correct, sila naging masyadong gigil sa laban. And Execration are taking this game na disiplinado, alam, at the same time may swag. Alam nilang patay eh. Oo. Alam nilang ano eh, pagka-ejector, burst, namang tayo sa items eh. Mm-hmm. And ngayon, first time natin makikita ang Execration na lumalamang in the early stages of the game. Oh, that's right. 11 minutes na pala tayo. Look at the record right now ng ni kaibigang Chakno, pare. 2-1-4. Yung one death na yan, nandun, yun din yung 7 sa kills nila. Namatay lang siya. 6 out of 7 kills ay nandun siya. At nakita mo naman yung presence. I mean, yung Lord, yung Turtle fight na ipinanalo nila, that was Chak Bamba as well. Pati yung kill doon kay Weebo doon sa may bottom lane. Yeah. At hindi makagalaw ang Bren. Medyo ano din kasi eh, no? Yung Matilda, hindi siya yung ano eh, parang few specialty eh. Na Action J eh. Usually, ang Matilda ay binibigay mo sa yung roamer, sa tank mo. Oo. Most of the time. Pero again, valid din siya na mid laner kasi malakas naman yung kanyang poke. Malakas yung Soul Gloom eh. Mm-hmm. At pwede ka mag-magic item. Meanwhile, may reset. Oh, atake kaya muli si Chuck. Mambak, LBJ, going one-on-one. Matchup. With Carl Tazy, may Wind of Nature. Oh! Solid nun mula kay Carl. Ang bilis nun ah.
alam ni Carl TZ na pwede siyang i-go at alam naman ni Kel VJ na kaya niya mamain yung Heesun Shin sa point na to. Oo. So Wind of Nature, very nice timing mula doon kay Carl TZ. Lupit din makakita talaga ng mga one-on-one mula ka sa kanilang dalawa, eh, no? Carl and Kel. Both of these guys are prodigies. And ngayon, killing spree. Flap TZ is down. 2-8, execration, level 1 Lord. Unang Lord pa lang pala to, kaibigang Wolf. Manjin, may, parang may tumatawag si Ginoong Valdez. Parang tumatawag nga eh. Parang saktong-sakto kasi ano na, weekend, 9:30 p.m. Kakatapos lang ng dinner. Oo. Nandito na buong pamilya, nanonood ng MPL. Prime time, hindi pwedeng game to lang. Ayun na yung summon force, pero pumalik. Ang ganda na pagbalik dito ng side ng Bren. Si Kiel. Sa si Kiel, laban kay Carl TZ. Walang Wind of Nature this time. Inabangan ni Kiel. Pero nakabawi dito, 1-1. Make that 2-1. May napatay this time ang exe doon sa gilid. Chuck Nupulado, pero nakapag-re-call out. Execration winning that team fight. Again, Chuck Nu with the initiation. At siya naman din ang talaga nakatoka mag-initiate para sa execution. Even better nga lang yung depensa mula kay Few. Ginamit nila yung dash para mahatak din si Carl TZ into a safe place. Yun nga lang ay kulang ng damage kasi pwede nang mang-run down ngayon si Carl VJ. Sa lamang niya, when it comes to the gold, ginoo na lang talaga niya doon si Carl TZ. At like you said, walang Wind of Nature. Cooldown ng time na yon. At ginoo na nga ni Carl VJ. Eventually, para sa side ng Bren Esports, ay napatay rin nila si Kiel kasi nga nag-overcommit ng execution. Yeah, but it's okay. Yeah, pero okay lang yung mga ganong overcommitments. Kung dalawa naman yung makukuha mo, and may damage kasi si Ito Max sa gilid. Patay si Lusty dito, isang mabilis. Flame shot won't connect. Well, Lusty, buti na lang kamo. Merong, sprint. Buti na lang, merong Guardian's Blessing. Mm-hmm. And actually, napakabit ng flicker dun si Renzio, so... In a way, Bren Esports ay matutuwa dun sa naging trade na yun kasi wala ang flicker. Pero yung pwesto ng execution, naon na sila. Double buff din si Kel VJ. Oh, 25k para dito sa kaibigan natin si Lord. Lusty, he has the wild charge in a while. Pasok na naman si Chaknu. Ito na yung Matilda Airlines view. This time, mapapagamit si Libo ng Meteor Shower. But Renjo, from behind, Kel VJ nag-aabang naman din. Flap TZ siya nalang mag-isa. Hinahabol ngayon ang side ng XS. Sakit! Ng tusok dito ni KLBJ. Guardian's Barrier para lang hindi makapag-poke si KLBJ. Bren Esports will defend this Lord. Yeah. Wolf, are we looking at another long game? I think so. Sa laban na ito. I think so. Merong Harith ang side ng execution, so mas pabor talaga sila sa kanila mag-late game. Meron din silang Link. In fairness with Bren Esports, si Last Day gumagawa ng napakaraming plays katulad nun, ang harang na yun. Ang gaganda ng mga Grok Block niya kung iisipin mo. The Last Day Grok. The Last Day Grok. Kasi yung mga Grok Block niya, una, nare-reset yung Lord. Mm-hmm. Pangalawa, nadidisrupt yung gank potential ng execration. Kung wala yung mga Grok Blocks, mataas ang possibility na tapos na ang laban na to. I agree. Oh! Ejector na naman. Si Ribo na naman ang main target. Ribo Polado. 0-3. Madadagdagan ba? Meteor Shower hindi na. This time, si Narenjo ang tumatangkis sa lahat. Si Ito Max na target ngayon ni Few. Meanwhile, nandito na si Kendra sa kanyang Zaman Force. Mukhang tapos na ang laban, Kuya Wolf. Pwede mo na atang ilista ang game number 5. Execration. 3-12. Huwag kang mag... salita ng tapos. Meron pang Chango ang Bren Esports. Pwesto din si Lusty. Meron silang wild charge. Meron silang ultimate dito. Meteor Tower is still up. Pero minions ang muna. Yun lang! Into the max plays once again. It's all about the into the max plays. With the yin yang overturn and the combo, the Wushu Umbrella Flea. At ang kunat na rin ni Renjo, anong sinasabi niyong 50 minutes akong Uranus? 67 minutes na akong Uranus. Kahit 100,000 minutes, kahit 400k damage received, gagawin ko yan. Sabay bili pa ng immortality. Sobrang importante nga lang yung ginawa ni Renzio doon. I know this is a stretch, pero hinarangan niya si Carl TZ. At hindi makapurma si Carl TZ. Sila si nakatagos na eh. Oo. At nakita na nila yung Lord Take. At yung dive ni Eto Max doon kay Ribo, naging worth it kahit namatay din siya. Kasi yung Lord, pag pinagsama-sama natin lahat ng mga sinabi ko, biglang nabigyan si Execration ng libreng Lord.
isang mabilis para dito ang gusto ng ex eh. Chuck Nu, nakakatakot talaga yung Joid eh. Every time na merong meteor shower, and this time magbabasag ang ex sa baba. Carl Tazy missing again. At ngayon, Execration going to the top lane. They will also tank this tower. Pero patience ha. Patience para sa Exe. Kaibigan Wolf. Meron pang hoverboard. Oh, etong si Carl Tazy. Ito na naman another injector. Meron na din Matilda Airline. Zaman Force para kay Kel Rasha. Ang tinitignan. Mega kill. Mukhang tapos na ang laban pare. Si Carl. Mukhang yun na nga yun, Carl. Pulado. Uy, hindi tumama yung Gaunt Split. Oh, napapindot na. Akala niya siguro Triste. Sumakto yung cooldown. Meanwhile, triple kill mula dito kay Kelra. And ladies, wait pa sila lahat. And gentlemen, maniac para kay Kelra. Mukhang tapos na ang laban. Extended ang Battle of the Besties. We are going to game number